Ako ang pinakamatapang dito. Hindi mo ako matatalo. Ako ang pinakamalakas dito. Hindi ka uubra sa akin. Humanda ka! Wah! Wah! Uy, pre! Okay ka lang? Nung bata pa talaga ako, palagi akong nasusugatan. Di ko alam kung bakit eh. Pero kasi dati wala pang usong mga gadgets, kaya mahilig lang talaga kami maglaro sa labas. At dahil sa kakulitan ko, palagi talaga akong nasusugatan. Kaya ngayon, nandito ako sa harapan nyo upang ikwento yung mga katangahan ko nung bata pa ako na naging resulta ng mga peklat sa katawan ko. Dati, nung bata pa kami, mahilig talaga kaming magbike. Pero nung time na yun, sira yung kadena ng bike ko kaya naghihiraman lang kami sa isang bike ng pinsan ko. At nung napagod na ako kakabike, umupo na lang ako sa gilid habang pinapanood yung pinsan ko na magbike. At biglang lumapit sa akin yung pinsan ko at inaya ako umangkas sa kanya. Uy pre, tara angkas ka sa akin. Ha? Anong pinagsasabi mo? Eh wala namang angkasan yung bike na yan eh. Meron yan, tungtong ka lang dun sa tornilyo. Oo, sa tornilyo niya ako pinapaangkas. Alam niyo yung tornilyo na malapit sa gulong ng bike? Doon niya ako pinapaangkas dahil walang step nut yung bike na yun. Pero dahil sa katangahan ko nung bata ko, kahit alam kong delikado, syempre umangkas pa din ako. Tara, let's go! At yun na nga, umandar na kami. Nung una naman, maayos lang yung pagbabike namin. Kaso lang, yung pinsan ko ay biglang naisipang dumaan dun sa mabato at pababang daanan. Uy pre, sigurado ka ba na hindi tayo maaksidente dyan? Oo naman pre, expert biker kaya ako. At yun na nga, nung pababa na kami, ay biglang bumilis yung andar ng bike namin. At sa sobrang bilis namin, ay nadulas yung paa ko sa inaapakan kong tornilyo. At pumasok yung paa ko sa gitna ng kadena at gulong. Aray pre, yung paa ko pumasok sa kadena. Ihinto mo muna ang sakit. At buti na lang na-preno kagad yung pinsan ko kaya nakahinto kagad kami at inalis ko kagad yung paa ko. At yun na nga, nagresulta na yun sa pagkakaroon ko ng sugat sa paa na naging peklat na. Ito naman yung sumunod na dahilan kung bakit ako nagkaroon ng peklat. Nakatambay lang kami nung time na yon. Hanggang sa yung isa naming kaibigan ay nakaisip ng trip. Uy mga pre, kaya nyo ba tong gagawin ko? Ha? Ano yun? Just watch and learn. Hehehe, kaya nyo ba yun? Oo naman, dali-dali lang nun eh. Sige nga, gawin nyo nga. Yun, ako natatalon. Let's go! At nung ako natatalon, syempre, tumakbo ako ng mabilis. At nung pagkatalon ko, ay hindi ko inaasahang biglang sasabit yung short ko sa halaman. Kaya hindi ako nakabalance pagbagsak ko at naitukod ko yung tuhod ko. At pagtapos nun, nagdugo na nga yung tuhod ko at yun na yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng peklat sa tuhod. Ayos, bobo ko talaga. Itong sunod na ikikwento ko, siguro ito na yung pinakamalala sa dalawa. Basta di ko na maalala yung exact na nangyari. Basta alam ko lang naglalaro kami ng mga kaibigan ko ng langit at lupa. Siyempre sa laro na langit at lupa, kailangan mong umakyat sa mga matataas na bagay para hindi ka mataya. Nung time na yun, wala akong maisip na pwesto kung saan ako pwedeng umakyat. At biglang may nakita akong cage ng metro ng tubig at doon ko naisipang umakyat. Kailangan kong bilisan para hindi akong mataya. At nung akyat na ako, dahil sa kakamadali ko, ay bigla akong nadulas. At pagkadulas ko, na-out of balance na ako at nauntog na yung ulo ko sa cage ng metro. At take note, yung cage na yun ay gawa sa bakal. Kaya naman napakatibay talaga nun. At kaya naman nagkaroon na ng hiwa yung noo ko at sobra talaga ang pagdudugo. Pero di naman ako na hospital nung time na yun. Dahil ginamot lang ni mama sa bahay yung sugat ko at tinalian lang ng panyo. At yun na nga yung pangatlong dahilan kung bakit ako nagkaroon ng peklat. Natatawa na lang ako tuwing naiisip ko ngayong mga katangahan ko nung bata ako. Kayo ba? Ano bang peklat experience nyo?
What's up guys? Maraming maraming salamat sa panonood. Shoutout nga pala sa kanila at saka salamat din sa mga nagsisend ng fan art. Kung gusto nyo magsend ng fan art, mag-send nyo lang sa FB page natin, K9. Please like, comment, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po sa panonood. Bye!